My Lord, Duchess, Grand Duke, Count, Your Excellency, Your Highness. Madalas nating naririnig ang mga yan sa mga pelikula, lalo sa mga period drama movies set in Europe gaya ng mga ito, o hindi naman kaya sa mga fairy tales. They are called the nobles or the nobility, na isang social status kung saan sila ay below the royals or the monarchy sa social ranking. Mayroon silang titles gaya ng Duke or Duchess, Marquess, Earl, Viscount, and Baron. At gaya sa mga napapanood natin, of course, mayaman sila at landed o yung mga nagmamay-ari ng ikta-iktaryang lupain. Meron ito sa mga bansa sa Europe na may monarchy gaya ng United Kingdom at Spain. Pero alam nyo ba na mayroong pamilya dito sa ating bansa na recognized as one of the nobility of Spain? Sino sila at paano sila naging nobles? Let's find out! But first, you guys know the drill. If it's an inspiring story, tip, and trick to success or a trivia, it is the Competitive Investor Channel. So don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated. Ang tinutukoy lang naman nating only noble clan of the Philippines are the Tuason clan of Binondo. The Tuason clan had the rank of Hidalgo in the Spanish nobility ranking. At hindi lang sila basta the only clan with noble titles sa Pilipinas. Ang Tuason family lang naman kasi ang nag-iisang Chinese-Filipino family na ginawaran ng Spain's monarchy ng title of nobility. How did it happen? Descendants ng Chinese trader mula Fujian, China na si Son Tua ang mga Tuason. Dumating si Son Tua sa Pilipinas noong early 18th century at nagsettle sa Binondo. Yumaman si Son Tua dahil sa pagiging galleon trader. It is even said that during the second half of 18th century, siya ang pinaniniwala ang pinakamayaman sa Pilipinas. At nang dumating nga ang British invader sa bansa noong 1762 hanggang 1764, marami sa mga Chinese at mestizo de sangle ang naniniwalang matatalo ng mga Briton ng mga Espanyol at tuluyang matatapos ang colonial rule ng Spain sa bansa. Kaya naman marami sa mga ito ang kumampi sa Britain. Ngunit ibahin niyo si Son Tua. He predicted that Spain will win and will continue their colonial rule in the Philippines. Kaya naman tinulungan nito ang Spanish Royal Crown na matalo ang mga Briton. Inorganized ni Son Tua ang isang battalion composed of 1,500 mestizo de sangle upang lumaban sa mga Briton sa Maynila. Nagbigay o nagdonate rin ito ng napakalaking pera para matalo ang Protestant invader noon sa bansa. At tama naman si Son Tua. The Spanish colonial rule won against the Britain and Protestant invaders. At bilang gantimpala sa ginawa nitong pagtulong, ibinigay sa kanya ni King Carlos III of Spain ang noble title na Hidalgo. Gaya ng nobility, exempted sa pagbabayad ng buwis ang mga dalawang henerasyon ng Hidalgo, kaya naman mas lalo pang yumaman si Son Tua. Kaya ang pamilya ng Tuason ay naging tanging pamilyang Pilipino at Chinese na naging Spanish nobility. From then, they are recognized as Spanish and not mestizo de sangle by the royal decree. Noong August 20, 1975, formal na ngang kinilala ni King Carlos IV ang noble estate ni Don Antonio. Kasabay ng pag-grant kay Son Tua ng rank of Hidalgo, pinalitan na rin ito ang kaniyang pangalan. Mula Son Tua, nakilala na ito bilang Don Antonio Tuason. Binaliktad ang Son Tua at ginawang Tuason, a common practice among Chinese traders na nagpapabautismo o convert into Christianity noong galleon trade period. At dito na nga formal na nag-umpisa ang family name na Tuason. And like a true lord or nobles, nag-grant na din kay Don Antonio ang title na Hidalgo, coat of arms ng kanilang clan, at noble estate o mayorazgo. Ang noble estate o mayorazgo ang tawag sa mga ari-arian ng isang noble, kagaya ng lupain o land holdings at mga precious jewelries, at iba pang privileges and titles na maaari lamang ipamana sa panganay na anak na lalaki. Originally, a part of the Diliman estate lang inaward kay Don Antonio as an entitled estate. Pero sa paglipas ng panahon, lumaki ang pagmamay-aring land holdings ng pamilya. By 1975, parang nag-hasyenda shopping ang anak ni Don Antonio na si Don Vicente Tuason, the second Hidalgo. Binili lang naman ito ang hasyenda de San Isidro de Marikina, which spans from the present-day Culiat, Matandang Balara, Pansol, Cruz Naligas, UP Diliman Campus, Loyola Heights, up until Bagong Bayan in today's Quezon City for 33,740 pesos. Kasama rin sa binili ni Don Vicente ang Hacienda Santa Mesa y Diliman, parts of the present-day Sampaloc and Diliman in San Juan del Monte sa halagang 33,600.
Binili rin ito ang Hacienda Maysilo of the present-day Caloocan, Malabon, and parts of Bocaue, Bulacan, and Hacienda Piedad, the present-day Novaliches, na nabili niya sa halagang 22,206 pesos. Nabili rin ng kanyang kapatid na si Doña Petrona Tuason ang Hacienda Dinagtahan in Pandacan for 100 pesos worth of gold and silver coins. Si Doña Petrona rin ay naging head ng Biaterio Colegio de Santa Rosa o Colegio de Santa Rosa at present, kung saan nag-aral ang mga anak na babae ng pinakamayayamang pamilya noon sa Maynila. Nabili nila ito nang i-auction ng Spanish government ang mga lupain na dating pagmamayari ng Jesuits matapos silang mapatalsik sa Pilipinas. Ganito kalaki ang lupain ng mga Tuason noong 18th century pa lamang. Halos buong Quezon City hanggang Marikina pagmamayari ng pamilya. Pero alam nyo ba na iba ang kwento ng karamihan kung paano naging ganito kalaki ang estate ng pamilya? Ayon kasi sa urban legend, nang mabigyan ng noble title na Hidalgo si Don Antonio Tuason, pinayagan siya ng Spanish Royal Crown na angkinin ang kahit anong lupa na kaya niyang makover sakay ng isang kabayo sa loob ng isang buong araw. Totoo man ito o hindi, iisa ang malinaw. From 1700 o 18th century hanggang 19th century o 1800s, Tuason Family ang sinasabing pinakamayaman sa Maynila at ang pamilyang may pinakamalaking lupain o hasyenda sa buong Pilipinas. Noon kasi, mga religious orders gaya ng Jesuits, Augustinians at iba pa ang nagmamayari ng malawak na hasyenda sa bansa. Nang pumanaw si Don Vicente, pinasa sa anak nitong si Don Mariano ang pagkamayorazgo ng Hacienda de San Isidro de Marikina, habang ipinamahagi naman ito ang Hacienda Maysilo sa kaniyang mga anak. At dahil isang madre si Doña Petrona, ipinamahagi rin niya sa kaniyang mga kapatid ang Hacienda de Nagtahan. Bukod sa apat na hasyenda under the belt of the Tuason family, somehow ay related din ang mga Tuason sa Malacañang Palace. Siyempre, like a true nobles or lords and ladies of nobility, mayroon din silang estate mansions. Ang kapatid ni Don Vicente na si Gregoria Tuason ang unang lady of the house ng the Malacañang Palace, ang official residence ngayon ng Pangulo ng Pilipinas. Ipinatayo ni Don Luis Jose Rocha y Camina, isang physician and Spaniard galleon trader, ang Malacañang Palace bilang summer house ng kaniyang may bahay na si Doña Gregoria Tuason bago ito nabili ng Spanish government para gawing official residence ng Governor General of the Philippines. Ang apo naman ni Gregoria at Luis Rocha na si Lorenzo Rocha y Icaza ay naging sikat na pintor. He is the first Filipino artist to study in Madrid, Spain. At magpatuloy lamang sa aming video dahil mamaya muling magbabalik ang pamilya Tuason sa Malacañang. Ang mga kapatid na Don Vicente at Doña Gregoria ay naging sikat din sa buong Maynila, hindi lamang dahil sa kanilang yaman but also because of their looks. Ang kapatid nilang si Pablo Zabalia Tuason ay kinasal kay Leocaday Santibanes, and from them was born the most beautiful woman of the 1800 Manila, Doña Cirila Magdalena Tuason. Bagamat isa ng Hidalgo at nagmamay-ari na ng apat na hasyenda, hindi pa rin iniwan ng pamilya Tuason ng kanilang nakasanayang negosyo bilang mga Chinese traders. By 1850s, itinatag ni Don Jose Maria Tuason ang J.M. Tuason y Compañía o ang J.M. Tuason and Company. Si Don Jose Maria ang ika-apat na Hidalgo o mayorazgo ng Tuason Estate. J.M. Tuason and Company ang kauna-unahang Filipino-owned merchant firm noong 1800s. Kung hindi kasi Spanish-owned, ay British and American-owned ang mga merchant firm noon. Gaya ng Kerr and Company and Russell and Sturgis na nag-ooperate rin sa Maynila. Nag-focus ang J.M. Tuason and Company sa pag-import and export ng mga lumber, textiles, playing cards and sugar trade na kanila namang binibenta ng wholesale sa mga Chinese merchants sa bansa. Pangunahin ang export and import ng J.M. Tuason and Company patungo sa Spain, Ireland, US, China, Singapore at Australia. Pinasok din ng J.M. Tuason and Company ang banking noong 1860s. Sa katunayan, isa si Don Jose Maria Tuason sa founders ng Banco Espanyol Filipino de Isabel II na kilala natin ngayon bilang Bank of the Philippine Islands o BPI. Si Don Jose Maria naging first manager o gentere ng Banco Espanyol Filipino at na-nominate rin bilang director of the prestigious Real Sociedad Económica de Amigos del País o Royal Economy Society of the Friends of the Colony. Napangasawa naman ni Don Jose Maria ang kaniyang pinsan na si Maria Josefa Tuason Patino, ang anak ng kanyang tita Maria Tuason at ni Francisco Patino na isa namang prominent peninsular sa Maynila.
mula kina Don Jose Maria at Doña Maria Josefa, ipinanganak ang fourth lord or hidalgo of the Tuason clan, Don Jose Severo Tuason. Siyempre, as the only Filipino-Chinese of Spanish nobility, malaki ang expectation sa mga Tuason, lalo na sa mga panganay na anak na lalaki, who are expected to be the next hidalgo and would lead the vast estate of the family. Kaya naman maging sa pagpili ng mapapangasawa, talagang expected na the next hidalgo, which is Don Jose Severo, would marry a cousin or a Spanish mestiza. Pero much to the disappointment of the family and the whole old society Manila, pinakasalan ni Don Jose Severo si Doña Teresa de la Paz o mas kilala rin bilang Teresang Marikit o Teresang Marikina na mula sa independent and liberal-minded family tenant in Marikina o the old Marikina. In the society made of arranged marriage, it was a love match, ika nga nila. Gaya ng kaniyang ama, hindi rin nagpakampante sa buhay at umasa lamang sa kinikita ng kanilang hasyenda si Don Jose Severo. Kaya naman itinatag nito ang Aseradora Mecanica de Tuason y San Pedro noong 1880 sa Quiapo. Ito ang first mechanical timber factory o sawmill in the Philippines. According to its historical marker, dahil sa Aseradora Mecanica de Tuason y San Pedro, lumago ang timber industry sa Cagayan, Isabela, Mindoro, and Mindanao. Sa pagkamatay ni Don Jose Severo, humalili sa kanyang posisyon sa kumpanya ang kanyang anak na si Don Mariano Severo Tuason. Don Jose Severo's life was cut short. Naulila niya si Teresa Marikina at pito nilang anak na nooy minor de edad pa lamang. Kaya naman si Doña Teresa at Don Gonzalo Tuason y Patino ang naging caretaker pansamantala ng Tuason Estate. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang inaasahan sanang magmamana ng mayorazgo title mula sa mga anak ni na Jose Severo at Teresa ay namatay habang nagbabakasyon sa Germany. Kaya naman si Don Gonzalo Tuason, kapatid ni Don Jose Severo, ang pumalit dito bilang hidalgo. At talagang taglay na ng mga Tuason ng galing at hilig sa pagninegosyo dahil si Don Gonzalo, gaya ng kanyang ama at kapatid, ay nagkaroon din ng sariling business ventures bukod sa pagiging hasyendero at hidalgo. Isa si Don Gonzalo sa founders ng La Fabrica de Cerveza de San Miguel, ang precursor ng San Miguel Corporation. Co-founders niya rito ang kanyang pinsan na si Don Benito Tuason Ligarda at sina Don Pedro Pablo Rojas ng Rojas Zobel Ayala Clan, Bartolome Antonio Barreto, Enrique Barreto at Vicente Fernandez. Nang mamatay naman si Don Jose Severo, muling nag-asawa si Doña Teresa. Napangasawa ni Doña Teresa ang second cousin ng kanyang asawa na si Don Benito Tuason Ligarda, anak ni na Doña Cirila Magdalena Tuason at Benito Ligarda. Si Don Benito ay isang politiko na naging gabinete ni Emilio Aguinaldo at naging vice-presidente rin ng short-lived Malolos Congress. Samantala, ang mga anak naman ni Jose Severo Tuason at Teresa de la Paz Tuason ay gumawa rin ng sarili nilang mga pangalan at talaga namang nakilala sa Old Manila Society, lalo na ang anak nila na si Demetrio Tuason at mga descendants nito. Napangasawa ni Demetrio Tuason ang equally affluent na si Natividad Zaragoza from the newspaper magnate family of Zaragoza clan in Manila. Tatlo sa mga anak na mga ito ang talagang nagtatak sa marami sa atin. Let's start with Jose Maria Pindong Tuason. Kilalang magaling na business magnate si Pindong pagdating ng early 1900s. Di gaya ni na Don Gonzalo at Don Jose Maria na nagtayo ng sarili nilang mga business, si Don Pindong ay magaling bilang isang investor. Si Don Pindong ay isang lawyer businessman. Hindi gaya ng kanyang mga kaibigan na kapwa mga hasyendero, hindi ito umasa sa paghahasyenda lamang. Nakita ni Pindong Tuason ang pagbabago ng takbo ng yaman o pera at valuable assets sa bansa. Pagdating ng late 1800s at early 1900s sa pagtatapos ng Spanish colonial rule sa bansa, nagumpisang magkaroon ng napakaraming korporasyon sa Pilipinas at mas naging lucrative ito kaysa sa mga hasyenda. Kaya naman binenta nito ang parte niya sa hasyenda ng pamilya at ininvest ito sa mga corporate assets. Sumunod naman sa kanyang yapak ang kanyang anak na si Jose Boy Tuason Jr. Naging lawyer businessman rin si Boy at nag-invest ito sa mga corporate assets. Nakilala si Boy Tuason dahil sa investment nito sa Ned Putman Holdings noong 1968 na kalauna ni naging Iho Resources Corporation na siyang isa sa nag-pioneer ng banana plantation sa bansa. Ito rin ang pinakamalaking banana producer and exporter sa bansa. Mayroon lang naman kasi itong 6,400 hectares of banana plantation.
At present, hindi na lang saging producer ang Iho Resources Corporation. By late 1990s, pinasok na rin ng Iho ang pier operation and there founded the Iho International Port Services Incorporated and the Iho Logistics Solutions. Pati real estate and tourism ay pinasok na rin ng Iho. Kasama sa pagmamay-ari nila ang Los Rayos Lakeside Residences at Iho Resorts in Davao. At present, Tuasons pa rin nagmamay-ari sa Iho Resources Corporation matapos pumanaw ang Iho founder na si Jose Boy Tuason sa isang plane crash noong 1970. Kung sa business world and banana production industry nakilala si Boy Tuason, ang kaniyang kapatid naman ay nakilala among the social circles of the elites noong 1950s. Meet the last patrician of the Philippines, Nene Tuason. Kung tayo ngayon ay merong 8 girls na sina Sulen, Georgina Wilson, Liz Uy, Ann Curtis, and Isabel Daza, aba, meron din niya noong 1950s. Ang kaibahan nga lamang, hindi 8 girls ang naging tawag sa kanila. Nakilala sila bilang DBFs, which stands for De Buena De Familia, na ang ibig sabihin naman ay from or coming from a good family. Ang 8 girls kasi noon ay kinabibilangan ni na Nene Tuason from the Tuasons, Judy Araneta of the Aranetas, Angela Calvo Olgado Ayala, and the Madrigal Paterno sisters na sina Nena, Paz, Josefina, and Consuelo. Mapapansin nyo, landed and old money rich family ang mga apelyido ng mga DBFs. Kaya naman, minsan pa they were dubbed by society page as having the 4 B's, beauty, brains, breeding, and box o pera. Last 2022 nga ay inauction ng napakaraming painting collections ni Nene Tuason sa Leon Gallery. Kabilang na ang kanyang malalaki at malamural na Betsy Westendorp paintings na hindi bababa ang presyo ng 1 million sa mga auction houses. Siyempre, hindi lang si Pindong Tuason at mga anak nito ang naging magaling sa negosyo. Ang nakababata nitong kapatid na si Don Celso Tuason ay nakilala rin sa business world. Dating pagmamay-ari ng dalawang Amerikano ang Squires Bingham & Company na dating photo print shop and merchandising company. Sa paglipas ng taon, mas nag-focus ang kumpanya sa pagbebenta ng sports and motorcycle goods pati na ng mga baril and ammunition. At pagdating ng 1941, dito na pumasok si Don Celso sa kumpanya. Binili nito ang Squires Bingham & Company mula sa mga American owners nito. Dito na nakilala ang company as Sportsman's Headquarters. Ngunit gaya ng maraming negosyo noon, lubhang naapektuhan ng pagdating ng World War II ang newly acquired company ni Don Celso. Kinumpiska ng mga Hapon ng mga panindang baril at iba pang ammunition ni Don Celso. Para makasurvive ang negosyo, nagbenta na lamang ng damit ang Sportsman's Headquarters. Pagkatapos naman ng World War, muling bumalik sa pagbebenta ng ammunition si Don Celso. But this time, pinasok na rin ito ang ammunition manufacturing. Kaya naman, noong 1952, grinant ng gobyerno ng Pilipinas ang franchise and license for ammunition manufacturing sa pamilya Tuason. Dito na rin nag-umpisang makilala ang Sportsman Headquarters as Squires Bingham Manufacturing Incorporated. Pagdating naman ng 1960s, inilipat na ni Don Celso ang management ng kumpanya sa kanyang mga anak na sina Demetrio Bolo Tuason, Carlos Butch Tuason, and Severo Concoy Tuason. And Bolo Tuason then served as the chairman of the company. Binalitang muli ang pangalan ng kumpanya pagdating ng 1980s at pinangalan ng Arms Corporation of the Philippines or Arms Corp na kilala natin ngayon. Arms Corp is the oldest and biggest ammunition manufacturer sa buong Pilipinas. At bilang biggest manufacturer, syempre hindi na lang baril at mga bala ang kaya nilang i-manufacture, maging ang total defense solution provider. Bukod sa mga bala at baril, manufacturer na rin ng grenades at rocket launchers at kahit anong bagay basta metal. Ang factory pa lamang ng Arms Corp sa Marikina ay kaya mag-produce ng 200,000 firearms at 420 million rounds of ammunition per year. Bukod pa yan sa mga planta ng Arms Corp sa US na located sa Stevensville, Montana, which opened in 2011, at in Pahrump, Nevada, which opened in 2016. Pinasok na rin nila ang pag-i-export sa 60 countries in total. Kasama na rin sa pagmamay-ari ng Arms Corp ang Rock Island Armory brand na siyang leading manufacturer and developer of the M1911 pistol firearm. Kaya naman sa laki ng Arms Corp, ito ang naging official supplier ng Philippine Army and Philippine National Police noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. At present, the third generation Tuasons led Arms Corp with the leadership of Martin Tuason.
ang arms core din ng company behind the annual Tactical Survival and Arms Expo, which is a showcase of defense, security, and survival skills and accessories. And what others don't know is arms core also manufactures metal artworks for other artists. Isa sa kilala nilang artwork ay ang Manny Pacquiao statue at the Mall of Asia and the PM Mayor Monument at the Philippine Military Academy in Baguio City. Bukod sa pagiging founder ng arms core, isa ring accomplished golf player si Don Celso. Siya ang founding president ng Republic of the Philippines Golf Association or RPGA and the Valley Golf and Country Club in 1958. Siya rin ang nag-initiate ng pagtatatag ng the Far East Asian Golf Circuit and the Republic of the Philippines Golf Association and initiated the creation of the Far East Asian Golf Circuit. Don Celso is also the president of the Wakwak Golf and Country Club. At kanina, nabanggit natin na muling magbabalik ang pamilya Tuason sa Malacañang na unang pagmamay-ari ni na Gregoria Tuason and Luis Rocha. And yes, another Tuason lived in Malacañang after almost a century. Si former First Gentleman Juan Miguel Mike Arroyo, the husband of former President and current Speaker of the House Gloria Macapagal Arroyo, ay direct descendant ng last mayorazgo of the Tuason clan. Ang kanyang ina na si Lorde Zaragoza Tuason ay anak ni Demetrio Tuason, na kapatid naman ni Juan Enrique Tuason, the last mayorazgo of the Tuason clan. Ibig sabihin, 6th great-grandfather ni Mike Arroyo si Son Tua o Don Antonio Tuason, the first mayorazgo of the Tuason clan. Marahil by now ay nagtataka ng kayo kung ano nangyari sa noble title ng mga Tuason. Unfortunately, hindi nag-exist ang noble title ng mga Tuason noon pang 1920s. Umapila kasi sa Korte Suprema ang ilan sa descendants si Don Antonio na hindi umano nila nakuha ang parte nila sa kita or income ng hasyenda mula nang pumanaw ang kanilang ikalawang hidalgo na si Don Vicente. Ayon kasi sa iniwang last will and testament ni Don Antonio, 1/5 of the net revenue of the hacienda should be divided into 8 of his children and in the absence of his children, should be given to their children or grandchildren and any legitimate descendant. Hindi ito natupad, kaya naman dinala sa korte ng mga descendant ni Don Antonio ang isyu na ito. Nakinig naman ng Korte Suprema at ipinag-utos na partihin ang hacienda at kabuoang yaman ng Tuason kung hindi maibibigay ng buo ang total value ng naipong 1/5 of the net revenue ng hasyenda. By March 23, 1927, tuluyang na-dissolve ang mayorazgo. Bukod dito, nabili na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang malaking parte ng apat na initial hasyenda ng mga Tuason by the time of President Manuel Quezon. Una rito ay ang Diliman Estate, kung saan nilaan ito para sa pagtatayo ng University of the Philippines Diliman. Nawala man ang noble title ng mga Tuason, na-retain naman nila ang noble status, with or without their official noble title. Parti pa rin sila ng mga tinatawag nating social elites, not only in business but also in politics. Na-retain ng mga descendants ni Don Antonio ang prestige ng pamilya. Hanggang ngayon, hindi man hasyenda ang pagmamay-ari ng Tuason, landed or titled family pa rin sila. And that is the most important thing above all. Nagustuhan mo ba ang featured story natin ngayon? Spread the word and share this video. Until our next competitive investor story, tandaan, if it's an inspiring story, tip and trick to success or a trivia, it is the Competitive Investor Channel.